Welcome back sa aking YouTube channel. Pasensya na kayo sa itsura ko. Imbay-imbay ako ngayon, no? So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang tube body, mga hindi pa nakakaalam, gamit ang iyong mobile or cellphone. Sa mga phone lang yung gamit dyan kapag nag-vlog or nag-filming, makakatulong to sa atin. Tulad ko, Android phone lang ang gamit ko, phone lang ako. Pwede to sa Android phone, pwede sa iPhone, pwede sa computer, or kung ano man yung gamit. So, punta na tayo guys sa aking cellphone. So guys, una i-install mo muna yung iyong TubeBuddy sa Google Store or kapag iPhone sa Apple Apps. Sa mga pinag-downloadan mo dyan ang apps kasi hindi naman ako iPhone. So, antayin mo lang na matapos yung pag-i-install mo. Kasi mas maganda kung buo yung video para at least kung may mga tanong man kayo na gustong tanungin, eh sana nasa video na ito yung sagot. So, after mo ma-install, i-open mo lang yung apps, click mo lang yung open. Then, pag na-click mo na yung open, mag-open yung ating application na si TubeBuddy. So, si TubeBuddy, guys, is connected siya kay YouTube. So, si TubeBuddy, siya yung nabibilang ng subscribers mo. Siya din yung nabibilaan, nagpapakita ng analytics mo, at iba pa. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga example na kung ano ang meron sa loob ni TubeBuddy. So, i-go lang natin siya. So guys, dito kailangan yung i-sign in dito yung inyong Google na naka-link doon sa inyong YouTube channel. So kailangan yung naka-link na email sa inyo is yung inyong YouTube channel kasi yung si TubeBuddy, doon niya kukunin yung information mo doon sa YouTube na yun. So ayan. So ito ang aking channel, JC Bigornia TV. So, kung makikita nyo, meron siyang live subscriber count. So, once na na-open mo na yung iyong TubeBuddy or na-link mo na ang iyong YouTube account, dito mo makikita yung analytics ng mga video na iyong i-download. Like, for example, itong akin. So, kada video yan, meron niyang analytics. So, click mo yung isang video mo. Yan. So, dito, meron tayong CEO. Yung CEO, pwede mo siyang sundin, pero pwede rin hindi. Pero, mas maganda sa kung susundin mo siya, guys. Kung ako, sinunod ko siya para at least yung video ko is ma-highlight. Like, for example, may sinasabi siya sa video ko na mag-upload daw ako ng high resolution. So, ginawa ko. Check. Nag-add ako ng tag sa title. Check. At nag-add din ako ng tags sa description. Check din. At marami pang iba. Title length, hindi masyadong mahaba. Sakto lang para madaling hanapin. Tags length, meron din siya. Caption, meron din siya. So guys, per video, tutulungan kayo ni TubeBuddy kung ano yung gagawin nyo sa video nyo para hindi kayo mahirapan. Or at least, gumanda ng konti yung video nyo. Or at least sa tulong ni TubeBuddy. Tapos dito sa TubeBuddy, meron din siyang live subscriber count. So, per subscriber, nadadagdagan siya dyan. May kita mo kung ilan yung dagdag niya dyan sa subscriber mo. So, dyan ang videos ko. Yan ang mga videos ko. Meron din siyang comment. So, sa comment, lalabas siya. Click mo lang yung comment. Ito yung mga comment. Pwede kang mag-click ng comment.
niyan. Tapos mag-reply ka kagad. On the go kasi yung tube body, hindi mo na kailangan mag-open ng YouTube para ma-replyan sila isa-isa or hahanapin mo pa yung kanilang mga comment. So, pwedeng i-click mo lang yung per comment nila, tapos pwede ka na mag-reply agad. So, ayan po siya. Bukod doon, si TubeBuddy, bibigyan ka rin niya ng milestone. Bibigyan ka rin niya ng parang award. Click mo lang yung milestone. Yan. So, dahil sa kaka-update ko lang kasi dito kay TubeBuddy, hindi ko pa makita yung milestone ko. Kasi, in-update ko siya day lang. Yan. Usually, makikita mo kasi dito yan, subscriber, kung ilan na yung subscriber mo, yung views mo, kung ilan na yung views mo, yung uploads mo, kung ilan yung uploads mo. Tapos, ito yung mga news ni YouTube. Pwede ka magbasa, pwede rin hindi. Pero guys, ang gusto ko dito kay TubeBuddy is kapag nahihirapan ako maghanap ng tags sa video na i-upload ko, dito ako naghahanap. Click mo lang to. Ito, itong menu. Itong menu sa gilid. Click mo lang yan. Tapos, click mo yung tag explorer. So, click mo yung tag explorer. Like for example, nag-upload ka ng mukbang. So, sulat natin mukbang. So, lalabas siya ganyan. Tatlo lang siya, guys. Pero makikita, kasi may bayad siya eh. Ang alam ko may bayad siya. Pero at least, nadagdagan yung tag explorer mo. So, ang search volume ng mga ito, ng mga tags na yan, is very high, 94%. May competition ka na 96% overall, but so, pwede mo itong ilagay dun sa, kunyari, mukbang ang dinownload mo, or ang in-upload mo na video, makain ka mukbang. Pwede mong ilagay ng hashtag eating show, si football, king crab, mga ganyan. Dito ako naghahanap minsan, guys. Although kapag ka, na-view result mo siya, may bayad siya. Kasi sa, alam ko sa mobile ganun. Pag view results mo siya, kailangan mo magbayad. So, depende sa'yo kung kailangan mo magbayad or hindi. So, ako kasi guys, hindi ako nag-avail or hindi ako nag-upgrade. Kasi, meron akong app na related din kay YouTube na hinahanapan ko ng tags. And, I think na makakatulong din yun sa ating mga small YouTuber. At i-share ko yun sa inyo sa aking next video. Thank you so much for watching.